Hi, ako po si Mikko Bunquin, incoming third year BS Marine student po. Ako po ay pinanganak sa Lipa City pero lumaki po ako sa Nasubu sa pangangalaga po ng lola ko. Doon po ako nag-daycare, doon po ako nagkamulat, nagkamalay, tapos po ay kaya close to close po talaga kami ng lola ko. Tanda ko nga po noon ay kapag po sinusundo ko ng mga magulang ko, talagang nayak po ako kapag po sinasama na po ng mga mami, ng mga tatay kasi nga po ayaw ko mawawalay sa lola ko. Tapos nung nakagraduate na po ako ng daycare, nung nakatapos na po, doon na nga po ako sinama ng mga magulang ko dito po sa Padre Garcia, dito na po kami nanirahan. Dito na po ako nagtapos ng elementarya, high school hanggang senior po. Si Mikko po bilang anak ay makwento, mapagmahal, thoughtful, yung pong siya yung laging masiyahin sa bahay, yung nagpapagaan ng mood sa amin. Tsaka close na close ko po talaga ang mami sa amin, pinaka-close ko po. Kapag po may mga problema ako, may mga gusto ko sabihin, may mga naiisip po ako, lagi sa mami ko po na sinasabi. Minsan niya po nagsiselos ng mga kapatid ko kasi iniisip po nila na paborito daw po ako. Pero wala naman po talagang paborito, talagang close lang po kami ng mami. Sa tatay ko naman po, okay din naman po kami, close din po kami. Kaso medyo tahimik nga po ang tatay, parang hindi po siya ganong showy. Pero may mga pagkakataon po na nagtatawanan po kami, nagbabanding. Tapos paborito po namin pagkatuan po ay panonood po ng movie, paglalaro ng chess, yun po mga paborito po namin niya, panonood po ng NBA. Bilang anak po, siguro bilang panganay na rin po sa aming tatlong magkakapatid, masasabi ko po na pagdating po sa ano, ako po yung may mga diskarte po sa buhay. Kasi nga po, alam ko nga po na mahal po ang pag-aaral po sa amin po, sa pagsisiman. Kaya nung senior po ako, marami po talaga akong mga racket na tinda po ako ng kasabaki. Kapag po may mga kailangang gawain, kailangan po ng pera, biglaan, tapos po ay kailangan po ng kunyari po ay handa para sa mga magulang ko. Nagra-racket na po ako ng tagagawa ng assignment, ng output, ng project. Minsan po nag-tutor din po sa mga klase ko tsaka sa mga kilala ko po. Talagang kahit po anong mapasukan ko, basta po yung kikita na alam kong maganda po, pinapasok po talaga para lang po may maipon, may maibabaon. Tapos po minsan, kapag po alam ko po na gigipitin po, ako na rin po nagpapabaon sa mga kapatid ko. Kasi wala lang po nga kasahan sa amin, kundi ako lang naman po, panganay. Siguro po, hindi ko po masasabi na perfectong anak po ako, nagkakamali din po minsan. Pero masasabi ko po na nagagawa na po naman po ang mga responsibility ko bilang panganay at bilang anak po nila. Bilang kapatid po, sa amin po kasi ako po yung panganay, tatlo po kami, tatlong magkakapatid na lalaki. Tapos po, ako po yung makwento, yung maingay. Kumbaga po parang ako po yung pinaka-adventurous sa amin. Yung kapag po nagyayakagan, ako po lagi yung sasabihin, ay tara dito, tara doon. Subukan natin to, subukan natin yan. Parang ako po yung laging pasimuno. Kaya po minsan kapag yan, napapagalitan, ako rin po lagi ang natitira ng mga mami. Sabi nga po ng iba, parang kapag po tinitignan kami tatlong magkakapatid, inisip nga po ng iba parang ako po yung bunso kasi ako daw po yung laging patawa-tawa. Misa niya po inisip po ni parang ako po daw yung pinaka-childish sa amin kasi nga po ganun yung attitude ko. Pero pag sa mga seryosong bagay naman po, yung mga kailangan pagsabihin mga kapatid, dun po naman lumalabas ang pagiging kuya ko. Sinasabihan ko po sila kung ano dapat gawin, kung mali na ba to, kung mali na ba yan. Yung itinatamo ko rin po sila minsan kakusan po sila dapat matuto. Kasi po bilang panganay, responsibility mo po na tingnan yung mga nakababata mo pang kapatid. Responsibility mo na alalayan sila, gabayan sila sa tama. Kaya yun, bilang kuya po, okay naman din po, masaya. Bilang kaibigan naman po, ako po yung one call away lang po. Tipong pag nag-chat po kayo, tumawag, basta po may oras ako, re-replyan ko po kayo. Kunyari, kailangan mo ng tulong, kailangan mo mapagsabi ng problema, makikinig ako. Kailangan mo ng payo, magbibigay din ako pag kailangan mo. Sabi nga po ng kaibigan ko, siguro hindi na po ako mahihirapan kapag nag-college ako kasi nga po, makakulos ko po agad mga klase ko. At di naman po sila nagkamali kasi nga po yung mga klase ko po, close ko po lahat. Kahit po yung palipat-lipat po ako ng section, lahat po naman naging kaibigan ko. Tapos po pagdating naman po sa mga, kunyari, kailangan po nila ng tulong sa academic, yan, natulong din naman po. Kasi minsan po, inaamin ko po na nahingi din po ng tulong sa kanila, lalo po ngayong online class. Eh wala po kasi kami dating ano, yung PC. Kaya po pag nagpapasearch, talagang nahingi po ako sa kanila ng tulong. Magpapa-edit, papalipat po sa Word, sa PowerPoint, mga ganun po. Bilang kaibigan, sa barkada po namin, ako po kasi yung parang
hanap lagi nila kasi kailangan po nilang papatawa, yung kailangan po nila ng magbibiro. Kaya po kapag nagyaya ka gan, talagang una po nila ako sinasabihan. Sasabihin, "Uy, Mikko, tara dito, tara dyan." Tapos po minsan kapag sinasabi po na, "Pas muna, wala naman akong pera pang ano, panggala." Sila na pong bahala kasi kinakarga na po nila yung gagastusin ko kasi po alam nila na minsan nga po ikinakapos din po talaga. Kaya po masaya po, nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan ko kasi po kahit anuman pong mangyari, kahit po alam nila na minsan nga po hindi ako nakakasama, pinipilit pa rin po nila ako makasama. Si Mikko po bilang estudyante ay ako po ay di po talaga ako masipag mag-aral. Yung akala po ng iba, porkit na nasa lister ka, yung araw-araw ka na nagre-review, wala ka ng tulog. Pero ako po pag nagre-review siguro po yung minsan po ay one day, two days po bago mag-exam. Kasi po parang mas naaalala ko po kapag po yung mga ganong may halo ng cram yung pagre-review. Kasi po minsan kapag po may re-review ako mga a week ahead, minsan po nakakalimutan ko na. Tapos pag binalikan ko po, parang nagugulo-gulo lang po sa isip ko. Bilang estudyante po, siguro nagagawa ko naman po ng responsibilidad, di man po ako nalilate sa mga pagpapasa. Pagdating po sa mga output, mga activity, kunyari kailangan po ng Word, PowerPoint, video editing, nagagawa ko naman po ng paraan kasi tinutulungan din po ako ng mga kakilala ko, ng mga kaibigan ko. Kasi nga po wala naman po kaming PC po dati sa bahay, kamakailan lang po kami nagkaroon ng second sem po ng maglalaboratory na kasi kailangan nga po. Si Mikko po sa isang typical na araw ay typical na taong bahay lang po. Di po kasi ako naglalabas. Kumbaga po ay siguro sa isang buwan, once or twice a month na po ako naglalabas kasi wala na po ang pupuntahan. Tapos nung may pasok po, yung gigising po ng umaga, 7 a.m. po ang klase ko po kasi nag-start eh. Dire-diretso na po yun, 7 to 7 p.m. Minsan po inaabot pa po ng 8 p.m. pag po nag-extend. Sa mga araw naman po na maaga po kami natatapos, nung kunyari po half day, sinasamahan ko po ang tatay ko po na mag-deliver, lalo na po kapag malalayo ng gasol, tsaka po pagbibili po ng mga paninda namin sa tindahan. Kasi po may injury po ang tatay dito po sa may likod, sa may spine. Tati po kasi siya nagtatrabaho sa Batelec. So dahil nga po sabikat ang trabaho, siguro po namali po ng pwesto, katagalan na rin po, nagkaroon po siya ng injury sa likod. Tapos yun na rin po naging dahilan kaya po siya nag-resign. Kaya ngayon po yun po, naasa po kami sa pag-deliver niya ng gasol. Kaya talaga po kapag po kailangan ng tulong at lalo po ang ginagawa, sumasama po ako sa kanya kasi kailangan niya po ng tagabuhat. Ang program ko po ay BS Marine Transportation po. Sa katunayan po, nung natapos po ako ng senior, hindi ko po talaga alam po anong kukunin kong course. Sabi nga po ng iba, dapat nag-engineering po ako. Akala nga po ng mga prof ko, mga kaibigan ko po, kaklase ko, akala po nila talaga nag-engineering ako. Tapos nung nakita po nila ako, tapos nagkwentuhan po kami, "Uy, anong course mo, anong kinuha mo sa college?" Sabi ko po sa kanila, "Marine." Tapos nagugulat po sila kasi di po nila kalain na magmamarine ako. Akala po talaga na mag-engineering po ako. Pero naisip po na rin po naman talaga na mag-engineering. Mechanical po sa ano, kaya po ay civil. Kaso parang naisip ko po, parang di naman po para sa akin ng pag-engineering. Kaya ng mga panahon po noon, natapos po ako ng senior high, naghanap po ako sa internet, nag-browse po ako kung ano po ang magandang trabaho. May malaking income po. Yun po talaga ang tinarget ko noon, yung trabaho po na may malaking income. At una ko nga po naisip yung pagmamarin po. Kasi kilala po yung LPU po, lalo na po yung sa Lima. Yung po mga kanilang marine, marami na nga po silang napag-graduate at napasakay sa barko. Kaya yun po, kahit po di ako sigurado, kahit di po ako marunong maglangoy, kahit takot po ako sa matataas na lugar, kahit alam ko po na magiging challenging po sa akin, pinasa ko po yung pagmamarine. At sabi naman po ng tatay, kung saan ko po daw gusto, hindi, susuportahan naman po ako nila. Nung umpisa po, inaamin po na mahirap po mag-adapt, lalo na po yung din po ako sanay sa mga gawain mabibigat. Tapos po, lalo na po yung magko-commute po ako sa umaga, tapos po yung first subject ko po yung swimming. Talagang hirap na hirap po talaga ako noon, lalo na po kapag papatalonin sa platform. Yan, natatakot po ako dyan. Pero habang tumatagal naman po, parang okay naman po, nagiging masaya naman po ako kasi po marami natututunan, lalo na po sa subject po namin, yung mga prof po kasi namin, mga experience din po. May third mate, second mate, first mate, tas may mga kapitan. Kaya po sa mga bawat tinuturo po nila, talagang natutuwa po kasi po, di lang po yung mga lecture na matututunan mo sa klase ang ano po ay tinuturo nila. Tinuturo po nila tungkol sa buhay, mga experience po nila. Doon po yung mga mas nilulook forward ko po kasi po yun po talaga ang magagamit ko pag po ka-graduate ko. Kaya po yung una po, kung nagdududa po ako nun sa pagmamarine, ngayon po ay parang masasatisfy na po kasi po alam po na dito po talaga ako. Experience sa Lycean naman po, okay naman po kahit po na isa't
kalahating taon lang po kami na face-to-face kasi nga po nagkaroon ng pandemic. Nung nandito po ako nun sa LPU, masaya naman po kasi po lahat po ng mga program, lagi po silang may mga event, lalo na po pagkakatapos ng exam. Yung pong Uno Nights, yung pong meron po kami yung Lima Nights sa amin, meron pong Pista Casa, yun po talaga yung mga nililook forward ng mga estudyante, lalo na po pagkakatapos po ng finals. Lagi pong ini-ensure po ni LPU na may pambawi po sila, kumbaga po, para kung stress man kayo sa mga binigyan namin finals, yun po, bibigyan naman po nila ng time para magsaya mga estudyante. Tsaka po yung mga facility po nila talaga pong magaganda po. May libreng internet po, wifi, pwede po mag-search sa mga computer lab. Tapos po sa amin naman po, kapag po kailangan mo pong gumamit ng mga facility, magpa-dentist, yun po. Lagi naman po silang present po. Nakagamit din po ko sa amin ng sa Lima po yung gym. Yun po, yun po talaga ang pinaka-na-enjoy po namin. No? Kasi po, wala naman pong bayad dyan, libre naman po. Siguro po yung special po pagdating po sa marine transportation is yung doon nyo po marirealize na ang pagsisiman po pala hindi lang po basta na sasampa ka lang sa barko, malaki sahod, yung mag-iintay ka lang, tapos okay na. Sa course ko po, sa program ko po na marine transportation, doon ko po na-realize yung gano'n po talaga ang kahirap ang buhay. Lalo na po kung gano'n kahirap ang maging isang OFW, yung mawali ka po sa pamilya mo. Yung gigising ka po na ikaw lang mag-isa, buong maghapon, nakatingin ka lang sa dagat. Mga gano'n po, yung po pinaparealize sa amin ng mga pro po namin eh. Tapos ang special naman po pagdating po sa amin, sa school po namin sa Lima, yung mga facility nga po, yung may sarili pong barko, yung mga simulation, yun po, yun po maganda po dun eh. Tapos po may actual po talaga na swimming, yun po yung doon po ako natuwa nun. Tapos po isa marine transportation po, doon ko po natutunan na dapat po, mas kung may mga alon man na sasalubong sa buhay mo, dapat sumabay ka lang. Yung kung nahihirapan ka man, talagang pagsubok yan kasi parte ng buhay, mahihirapan ka. Lalo na ngayong pandemic, marami sa atin nag-online class, maraming nahihirapan. Subok lang na subok, sige lang na sige, kasi yung problema, nandyan naman yan, hindi mawawala yan. Ang kailangan mo lang ay mag-adapt, matuto. Sa ngayon po, ang tanging pangarap ko po talaga muna ay makatapos po ng pag-aaral at makasampa po sa barko. Yung makapunta po sa iba't ibang lugar, ma-experience po yung iba't ibang klima, lalo na po yung snow. Tapos po ay magkaroon po ng iba't ibang baong kwento tuwing uuwi po ako sa amin. Kasi po sa totoo po ay hindi naman po kami ganun kayaman, hindi naman po ganun kahirap. Nakakasapat lang po, pero minsan may mga pagkakataon po na talaga na kinukulang, kinakapos. Kaya minsan po pinapangutang po ka ng mami, ng tatay, para lang po may mabao, may pamabayad sa tuition. Kaya po sabi ko po na ang pinakapangarap ko po talaga sa ngayon, yung sa tingin ko po kaya ko pong maabot, po makagraduate man lang po. Kasi po para may masabi din po mga magulang ko na, uy anak ko yan, yung dahil sa pagtitinta, dahil sa pag-deliver ng gasol, napag-graduate namin yan. Yung may pagmalaki man lang po sila, kasi po yun po talaga ang pangarap ko, mabigyan po sila ng diploma. Yung pangarap po na typical ng mga magulang para sa mga anak nila. Ang pangarap ko po para sa pamilya ko po ay una nga po yung maging maginhawa pong buhay nila. Yung di na po nila iisipin kung ano pong gagastusin para bukas, kung ano pong kakainin para mamaya, kung may isasayang pa po ba na bigas o wala na. Yun po, tapos po ipangarap ko po na maging maginhawa pong buhay nila, magkaroon po sila ng maayos na tirahan. Yung sabi nga po ng mami, kailan po kayo may titira ni Mikko sa malaking bahay? Yung mga ganun po, tapos lagi po ako binibiro, baka mag-asawa na daw po ako pagkatapos. Sabi ko noon po wala nga po akong jowa, para pa mag-aasawa. Tsaka ariga naman na sila iiwanan ko. Yun po, pangarap ko po sa pamilya ko, pati sa mga kapatid ko, makatapos po sila. Yun po, matapos po nila yung kurso na pinapangarap nila. Para po maging successful din po sila sa buhay nila. Galing po pangarap ng mga magulang namin, mapagtapos po kami. Tapos po, din po nila hinihingi na bayaran po namin yung mga nagastos po nila sa amin. Ang gusto lang po talaga nila katapos po namin, maginhawa na po kami. Pero syempre, bilang anak po, responsible po na gantihan po yung mga sakripisyo na binigay po ng mga magulang mo. Ang mantra ko po sa buhay is, life is not about waiting the storm to pass, but learning to dance in the rain. Yun po talaga yung lagi kong iniisip. Kasi po, ang problema naman po, datating kahit ilang beses mong paghandaan. Parang nga pong bagyo. Kahit ilang beses man po i-announce ng pag-asa na may datating na bagyo. Pag po dumating naman yung bagyo, wala ka na din magagawa, kundi harapin na lang po ito eh. Yung makisabay ka na lang. Kasi kung lagi mong iisipin yung problema, kung lagi ka magpapadala sa lungkot, kakainin ka ng depresyon, walang mayayara sa'yo kasi kulang din na matatalo. Ang nagmamotivate po sa akin ni pamilya ko po,
Lagi naman po ang pamilya ko nag-motivate po sa ating lahat eh. Yung magulang ko po na araw-araw po na kumakayo, nagtatrabaho sa amin araw-araw. Mama ko po, lagi po yung aga nagbubukas ng tindahan eh. Di po madilim pa po, alas 5 pa lang po nagbubukas na. Kahit di po sigurado na may bibili agad. Yung tatay ko naman po, umulan-umaraw, nag-deliver din po ng gasol. Kahit po may alam niya po na may injury po siya sa likod. Tsaka po ang nag-motivate po talaga sa akin yung estado po ng pamumuhay namin. Kasi di naman po kami ganun kayaman eh, di naman po kami ganun kahirap. Pero may mga pagkakataon po talaga na kukulangin, kakapusin, kaya po yun, mangungutang, maghahanap po ng extra na pagkakitaan. Lagi ko pong pinapaalala sa sarili ko yung mga sakripisyo po ng mga magulang ko. Kasi nga po yung pagsisiman, eh hindi naman po ganun yung simpleng bagay. Kasi po, lagi po tatanong ng iba, hindi ba mahal ang pagsisiman? Hindi ba malaki ang tuition dyan? Tapos lagi ko sinasabi sa kanila, mahal. Yun, sobrang mahal. Kaya nga po, natutuwa ko sa mga magulang ko kasi po kahit na alam po nila na ganun kalaki ang bayarin, ito talaga pinagsusumikapan po nila akong igapang para lang po makatapos. Kasi pangarap po nila talaga ay may anak po sila na yun, nakasampa sa barko, OFW, ganun po. Siguro po yung biggest struggle ko po na naranasan po nung second sem po, nung first year. Kasi nga po, ano po kami nun eh, apartment po, yung boarding house po ko nun. Dalawang linggo po ako nung pumasok na walang baon. Nandala ko lang po nun eh, pamasahe, papunta, tsaka po pabalik. Kasi po, apat po kami nun sa apartment namin. Nagkataon po na umalis po yung isa. E di, yung pong paghahati-hatian namin, imbis na ganong amount na lang po, eh lumaki pa po kasi kakargahin na po namin yung bayad po nung umalis namin kasama. E nung mga panahon po yung talagang gipit po kami, may emergency po kami pinagamitan. Kaya hindi po ako nakahingi sa mga magulang ko nun. Di naman po nila ako tinitipid pagdating po sa baon. Hindi naman po ako na tinitipid sa gastusin, sa pagpapaaral sa akin. Pero bilang ano na nga po, tumatanda, nahihiya na po rin akong mahingi sa magulang ko. Lalo na po alam po naman po na di naman po kada ungot mo ay may naibibigay sa'yo. Kaya po imbis na humingi po sa kanila, yung baon ko po noon, yun po yung pinangbayad ko po sa upa sa bahay. Tapos po yung kulang, binayara ko lang po ulit ng susunod na linggo. Kaya po talagang ang dala ko lang po noon ay pamasahe, pauwi. May mga pagkakataon nga po na nagpupuyat po kami sa gabi para po bukas ikinabukasan, tanghali ng gising, nakalibre ka na po ng almusal. Tapos yung kakainin mo, tanghali at hapunan na lang. May tanda ko nga po noon eh, nung dalawang linggo po ako walang baon. Nag-uwi po ako noon galing sa bahay ng mga delata. Tapos po yung isang delata po na yun, nahatiin ko po yun, tanghali, tapos po yung matitira sa hapunan. Ganun, mahirap po talaga. Kala ko nga po noon eh, parang hindi na po ako makatuloy. Parang pagtapos po ng SEM na yun, parang ayoko na, siguro hanggang dito na lang ako kasi ang hirap, ang mahal ng gastusin. Pero buti na lang po nandyan yung mga kaibigan ko ng mga panahon pong yun. Sila po yung umalalay sa akin ng mga panahon po na wala na akong magamit, wala na akong pangkain yun. Dinadalan po ako nila, may nagbigay nga po sa akin ng ano eh, limang kilong bigas, po mga delata. Yun po, kaya tuwan-tuwa po ako sa mga kaibigan ko kasi pag ko alam nila na may problema ako, tinutulungan naman po nila ako. Tapos po, isa pa po sa mga struggle na naranasan ko po nun, nung magpapasukan na po, tapos po Monday, pasukan na po. Biyernes, di pa po ako enroll kasi nga po may balance pa. Tapos sabi po ng tatay, paano yan? Sa ating kukuhan eh. Wala na tayong pabayad sa utang. That time po kasi may financial assistant po galing sa CHED. On process pa po. Parang matagal pa po ata bago ma-process. Kaya kapag po na-delay ako, siguro, yun nga po, tigil muna, pahinga. Kaya po nung Biyernes po na yon, sabi ko po sa tatay, tatay, subukan muna natin, tingnan mo natin, baka may laman yung account ko. Di kung wala, di yun, pahinga muna. Kung meron, di yun, tuloy. Tapos po nun, habang binabaybay po namin yung papunta po sa banko noon para po tingnan yung account ko kung may pinadala na nga po yung check. Talaga laking gulat ko po na kasi po nung pag-check po ng tatay, may laman na nga po, sabi po sa akin nun, tara sa Batangas, mag-e-enroll na. Tuwan-tuwa po ako nun. Kaya sabi ko po talaga sa Diyos nun, kung para sa akin po talaga ang pagmamarin, sana po itulungan niyo po akong makatapos. Tulungan niyo po ako na mabayaran ko yung mga gastusin. Kasi po talagang wala na po kami inaasahan eh, sa amin po. At simula nga po nun, nakapag-enroll na po ako, nakabayad na po. Yun, sunod-sunod na po mga naging blessings ko na kapag exam po kay GOB, nakakuha po ako ng student assistant sa LSSC, tsaka po sa COMEX. Kaya po, yun po yung mga pagsubok na nalampasan ko po na kundi dahil po sa magulang ko, sa mga kaibigan ko, lalo po sigit sa Diyos, wala po siguro ako dito ngayon.
Una sa lahat po, pinagpapasalamat ko po yun nga si Lord. Kasi kundi din po, dahil po sa kanya, wala po ako dito ngayon eh. Wala po ako mga scholarship, walang assistance. Tapos po, pinagpapasalamat ko po yung mga magulang ko po. Kasi alam ko po na mga araw po na nahihirapan na rin po sila, lalo po kapag nagkakasakit sila. Kasi hindi na rin naman po sila mga bata eh. Yung alam ko po na tumatanda na rin po sila. Pero kahit po ganun, susumika pa rin po sila, may tawid po ako sa araw-araw. Ang mami nga po kahit po minsan daing na po yung masakit ang kanyang katawan, masakit ng likod, ituloy pa rin po sa pagtitinda. Ganun din po ang tatay, kahit po may masamang pakiramdam, may tatawag po minsan, nag-deliver pa rin po para nga po may dagdag sa amin, may kitain. Kaya laki pa salamat po sa mga magulang ko sa mga sakripisyo nila. Kasi po, ramdam na ramdam ko po talaga yung pagmamahal nila para sa aming magkakapatid. Tapos po, isa din po sa magkakasalamat ko po, yun po mga kaibigan ko sa pagtulong po nila sa akin sa araw-araw, lalo na po ng mga panahon po na walang-wala po ako ng mga kailangan ko po talaga ng pambaon noon, ng pangkain. Yun, lagi po nandyan mga kaibigan ko. Lalo na po nung kailangan ko po ng mga palipat po sa Word, mga PowerPoint. Kasi wala po kami nung nung pang-search kasi cellphone lang po ang akin po nun. Lagi po silang nandyan para umagapi, para tumulong po. Tatanungin po nila, Mikko, may assignment ka na ga dito? Anong nakapagpasa ka na? Tulungan na kita, Gayon. Yun po. Kaya salamat po sa kanila. Huli po sa lahat yung kung pinagkapasalamat ko po yung program po ng LSSC tsaka po ng COMEX. Kasi po, dahil po sa kanila, nabigyan po ako ng pag-asa na magpatuloy po sa pag-aaral. Dahil po sa kanila, nagkaroon po ako ng financial assistance na talagang malaking tulong po pagdating po sa pag-aaral ko. At dahil po doon, lalo po ako na-inspired at naging mas motivated po na galingan pa po sa pag-aaral at magpatuloy pa po para po sa pangarap. Isa po talaga sa struggle na nararanasan ko po ngayon, yun nga pong online class kasi nga po pandemic. Sa lugar naman po kasi namin, mahina lang pong signal eh, pa-blink-blink lang po yung signal. Kasi po looban po kasi sa amin eh, hindi po minsan naaabot. Kaya po minsan kapag po na-online class, nag-zoom, minsan po nag-connecting, nawawala po ako. Naranasan ko na nga rin po na nag-e-exam po. Finals, bigla pong nawalan ng connection. Isang oras na po ako bago nakabalik. Natitira na lang po siguro sa akin yung mga 15 minutes. Yan ang dami ko pa pong kailangan sagutan. Kaya po, inirush ko. At isa na rin po siguro yung kaya po siguro naging mababa po yung marka ko doon kasi nga po yung exam. Walang signal. Tapos po, bago po nung mag-pandemic, ang source of ano ko lang po, pang klase po, cellphone lang po kasi wala po ako nung computer. Kaso nagkataon naman po yung cellphone ko, nasira din po. Kaya po, iniisip po nung paano mag-aaral yun? Paano ka atin sa klase? Kaya ang ginawa na lang po ng mami, yun po, pinahiran niya po muna ang cellphone niya. Hindi na po ganun bago yun. Medyo luma na rin po. Kaya may bilis pong malobat. Kaya po minsan pag nalolobat, sinashard ko po muna, nalilate po ako sa klase. Hindi ko lang po pwedeng hiramin sa mga kapatid ko eh. Kasi nagkaklase rin po sila ng kanila. Yun po, struggle po talaga ngayong online class yun pong signal, tsaka po yung kung paano ba gagawin yung mga activity. Lalo na po nung second sem, simulation po. Kailangan po sa simulation yung malakas po ang signal. Kasi nga po, kapag po nag-lag ka ng konti, malaking epekto na po yun sa ginagawa mo pong activity. Sa lahat po ng struggle na napagdaanan ko, isa lang po ang tutunan ko, yung pong huwag sumuko. Sa mga oras na panghihina ka ng loob, dapat dun ka mas malakas, dapat dun ka mas sumugot ng inspirasyon sa mga taong malalapit sa'yo. At tinuro po sa akin mga pagsubok po nun kung nahihirapan ka, huwag mong solohin kasi may mga kaibigan ka nga kaya ka may pamilya, kaya may Diyos na lagi nakatingin sa'yo. Kasi hindi mo malalampasan ng isang bagay na ikaw lang, hihingi-hingi ka ng tulong. Sabi nga ng iba, di ba? No man is an island. Kaya kahit anong gawin mo, kahit gano'ng kang kalakas, kahit gano'ng kang ka-independent, pag dumating ang pagsubok, hihingi-hingi ka ng tulong, lalo sa pamilya mo. Isa po sa mga natutunan ko noon, sa kung mga araw na pinanghihinaan ka na ng loob, napapagod ka, lagi kang tumingin sa mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga sacrifice nila para sa'yo. Kasi doon kayo hugot ng lakas eh, kung makikita mo sila na ginagawa to para sa'yo, dapat gawin mo rin yung role mo, yung part mo. Tapos po, isa mga katulad ko na po na nahihirapan, ang advice ko lang po sa kanila patuloy pa rin. Pagsubok lang naman yan eh. Lahat naman ang pagsubok na dumating, may solusyon. Wala naman problema na walang solusyon. Lahat yan na nalalagpasan. Kailangan mo lang talagang manalig at magsumika. Kung inisip niyo po na may mga maling decision po sa buhay, kung sinasabi niyo po na failure kayo. Huwag pong ganun kasi sabi nga po, na-attract po ninyo kung ano po yung iniisip niyo. Dapat positive lang po. Kasi sige, nagkamali ka. Pero nangyayari yun eh, past is past. Ang tayong magagawa mo na lang matuto.
yun. Para sa susunod, alam mo na kung paano atake. Kasi ang tao nga parang halaman niya araw-araw lumalago. Hindi ko yung kahapon mo, hindi ko yung dating batang paslit na hirap pagdating sa pag-add, pag-subtract. Araw-araw may natutunan tayo, araw-araw lumalago tayo. Kaya dapat araw-araw, bumabangon ka rin para sa mga taong mahalaga sa'yo. Bumabangon ka para sa pangarap mo. Kasi araw-araw is another chance para magpatuloy. Bawat araw is a blessing. Ako si Mikko Bunquin, at ito ang aking kwentong Lycean.